Jade Joy, and some of you might be wondering why I'm introducing myself as Jade Joy and not as Jadelyn Calixterio anymore. So, for those who already watched my previous video, you already know by now why I am now Joyce Ann Rosario Cabigan. And for those who haven't watched it yet, I'm going to post the link on the previous video in the description below. Last 2017. Unfortunately, wala akong nakita. Pumunta ulit ako ng pag-asinan ng 2018. Kaso, yun na, wala akong nahanap. Ang things nang pangyari, nagpag-DNA kami. May napagod ng ginipan kasi ako matanda. Tutong pwede pa naman hindi mo mula mo nakuha. Hindi kaya ako nagpasa na ulit ko. Pumunta ko dahil ibang taon ni Portion 1, Michelle. Inawas na mapanumutang ni mamang ko tawag ko din siya ng nilag yung kapatid. So, ako nakutiyaman ko ni mamang ko ni papang ko ang binaybayan. Pangasinan po, ma'am, ang kwento po ng inanakang kong mag lang, bale, year 1997 or year 1998 po yata yun. Mm-hmm. Ang pagkakasabi po, ma'am, bale, nakita raw po niya ako sa isang bakuran, tapos umiiyak ako ng parang naman. Tuwing titingin ka sa salamin, mararamdaman mo na may kulang na iisipin, iisipin mong hinahanap kaya nila ako, naalala pa kaya nila ako. 24 na taon na si Jadelyn Calixterio. Ma? Nay, kung asan man kayo, hindi ko alam kung may tatawag sa inyo. Pero 24 or 25 years na kasi akong nawawala. Sana naalala niyo pa ako. Sana hanapin din niyo ako kasi hirap ako. Darating na ang DNA test kit. Dapat ko, kakakabal. Malapag isa na ako later. Tinakabal ka lang ang test kit. Si Jackie. Here's what happened after I received the DNA test result with a probability of 99.99%, which means Euphemia Rosario Cabigan is my biological mother. I was given again the opportunity to share my experience at Bombo Radio Vigan. O sino tinaganak na? No, mano talaga, ititawon na tanap ay mano, ang lakay mo, ititawon na ilisak. Pwede ta amin, at ako di makapatang tayo via Zoom, ni Ma'am Jadelyn Calixterio, may isang medicine student from Narvacan. Ma'am Jadelyn, congratulations. Nabiro ko lang nga nga, di nagandak mo, nabayag mo, nabiro ko. So, kumusta? Ma'am, kasano dito, istorya mang kinyami. No, kasano na kayo na-approach, kasano nakita, hindi naganap mo nga nabayag mo, nga birbiro ka nun, ma'am. Bale, hindi, nangrugi hindi ko ang Bumbo Joong, di ba, na-interview na kanya yun, tapos, si Marono ni Bumbo Radio Dagupan, bale, nag-viral is una, tasa dati ng interview kanya nga sa Bali pa yung media manin, after kanya yun. Mm-hmm. Tapos, nakita da ka no, DG, ang tawag dito, nandiyan ako din po. Nagragsak na kami talaga kasi kamamuk lang tatangal daw. Nakita na dito yung video, tapos handa kami makontakta the classic, hindi tinawagan dito yung kasinsin ko. And then on Bombo Radio Dagupan. Totoo ko biological parents na 24 years to be exact na hindi niya nakilala yung kanyang mga tunay na pamilya. Walang iba, kung matatanda niyo po, nakapanayam natin noon si Ma'am Jadelyn Dor Calixterio from Ilocos Sur. And ngayon, nalaman na niya, finally, nakilala na niya yung kanyang pamilya, yung kanyang biological parents. And of course, alam na niya kung ano yung totoo niyang pangalan. Si Ma'am Joyce Ann Cabigan, magandang hapon po, Ma'am Joyce. Live po kayo napapakinggan sa ating programa kahapon lamang. Nakakasama niyo po si Bombo Justin Fantanilla Rosette. Magandang hapon din po, Bombo Justin. Ayan, ma'am. Kitang-kita po natin yung kaligayahan sa inyong mukha. Talagang yung ngiti ninyo umaabot talaga hanggang sa mga mata ninyo. Ano po ang nararamdaman nyo finally after
2 decades or to be exact 24 years ng paghahanap sa inyong mga magtunay na magulang na kilala nyo na po sila. Masaya po ako, ma'am. Nung una po, parang pakiramdam ko panaginip lang kasi out of million na tao sa buong mundo, sa wakas nahanap ko na sila at alam ko na yung totoong pagkatao ko po, ma'am. Mm-hmm. Kumbaga parang nabuo na, no, yung puzzle na matagal mo nang binubuo. Ano, Mama Joyce Ann? Yes po, sobra. Kasi dati, ma'am, alam mo, kahit anong achievements na nararating ko o kahit anong meron ako, hindi ako masaya noon. Pero ngayon, nung nalaman ko kung sino ako, na-realize ko na dito, ito talaga yung kulang sa buhay ko para mas maging kompleto yung kaligayahan ko. Yes, ma'am. Sino naman po ang makakapagsabi na ang isang Jadeline Dark Calixterio, ang totoo palang pangalan is Joyce Ann Cabigan, di ba, ma'am? Oo nga po, ma'am. Uh-huh. Tapos hindi pala ako taga Dagupan, ma'am. Uh-huh. Nahanap daw, ay taga Binimali raw po kami talaga, ma'am. Tapos lumaki ako sa Laguna. Uh-huh. From Binimali, Pangasinan. Yes po. Parang namasyal lang kami sa Dagupan. Parang ganun po. Uh-huh. And finally, in Balitang Amyanan, again, with the help of Ma'am Ivy Hernando. GMA Regional TV, Balitang Amyanan, naging daan para mahanap ng isang dalaga ang tunay niyang pamilya matapos ang higit dalawang dekada. Kilalanin sa report ni Ivy Hernando. Noon, umaasa lang si Jadeline Calixterio mula San Juan, Ilocos Sur na mahanap ang tunay na pamilya. Ngayon, nangihilid ang luha, hindi mapatid ang hindi at excitement. Dahil matapos ang dalawang dekada, tuluyan na niyang nakilala ang tunay na pamilya. Ito'y matapos sumere sa GMA Regional TV Balitang Amyanan ang kanyang kwento at hangad na makita ang kanyang biological family. Napanood nito ng Chucky ni Jane. Kahit hindi pa lumabasig ang DNA ngayon, pakiramdam namin lahat ng buong pamilya namin ang kahit na siya talaga yung nawawalang anak ng ate ko. Dito na raw nakipag-ugnayan si Jade at nagbigay ng DNA sample matapos ang dalawang linggo paghihintay. 99.9% ang resulta ng DNA test sa posibilidad na inangan ni Jadeline sa Eufemia Rosario mula Binimali, Pangasinan. So, yun yung nag-viral kasi, yung balitang Amyanan na yung channel, GMA Channel 7, yun nag-viral. Yung sister-in-law ko, si Rachel, pinuluan niya sa akin sa messenger. Nung nakita ko nga na ano, yung 99.9%, ayun, nagkuha na ako. Tinawagan ko yung anak ko, yun nga yung si Princess. Ma, nung gusto na kita ko may akap. Yun yung pati na rin sa mga kapatid ko, gusto ko nang makabanding. Mama Daisy, Papa Jerry, hello. Sana huwag kayong mag-taon sa pagmamahal ko sa inyo. At kahit ano mangyari, please bear in mind na ako pa rin si Jay. Siyempre, kung tuwa na naiiyak sa galang. Kwento ni Nanny Berry, July 5, 1996, isinahanap si Jadeline o Joyce Ann Cabigan na noon ay may isang anak pa lamang. June 1, 1998, nang siya'y dating sa parte ng Dagupan City ng kanyang lola. Tugma ang inutukoy. After that, my siblings and I decided to finally meet. Our original plan was to meet at Vigan Plaza. Why? Because I was lost at Dagupan Plaza and after 24 years, I want them to finally see me at Vigan Plaza. Unfortunately, fate didn't allow us. So we decided to change our location and at that moment, the location that we chose was at the gas station. So here's what happened. Hello! So, we're on our way to Vigan and mamimit na namin ang aking mga kapatid and other relatives. So, who's with me? It's my boyfriend, the driver, and Carla! Say hi! Malapit na, guys. Teka, medyo nagpa-purple yung lips ko kasi I'm eating blueberry cheesecake. Ayun. So, see you in a bit. Bye! One eternity later.
Dito na kami sa Vigan. Nandito na rin sila. Kaso, nagkakalitoan ata kami sa makikita. Ang dami kasing sasakyan. And, ayun. Hindi ko alam kung paano kami makikita. Hi! Thank you.
Because in the next few days, I will be sharing some of the clips with my siblings and relatives.